Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon, subject natin ay tungkol muli sa kabilang buhay o ang al-qiyamatus sugra. At tinatalakay na natin yung mga kaganapan matapos na kunin ng malakalmot yung kaluluwa ng namatay, Musliman o hindi Muslim. At nalaman natin na iakyat pala ito sa langit. Iakyat ang kaluluwa ng tao na namatay sa langit at may iwan ang kanyang katawan sa lupa, yung katawan na namatay. At kung ito ay mabuting kaluluwa, ang kaluluwa na ito ay i-welcome sa kabilang buhay o dun nga sa pag-akit ito sa langit. At ito ay magiging mabango, babalutan ng pambalot sa patay na galing sa paraiso at papabanguhan ng pabango na galing sa paraiso. At ang masamang kaluluwa naman, katulad ng kaluluwa ng kafir at kaluluwa ng makasalanang Muslim, ito ay magiging mabaho at ito ay babalutin ng pambalot na mula sa impyerno. At karagdagan doon sa mga nabanggit natin, bago pa natin matalakay yung tinatawag na adabul qabr o yung parusa doon sa libingan. So nang nilalarawan nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglalakbay ng kaluluwa bago pa ito tumungo sa barzakh, dito ay mananatili yung katawan hanggang sa araw ng paghuhukom. Nababanggit sa Quran, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, na ang mga rusul ni Allah subhanahu wa ta'ala at tinutukoy dito yung anghel ng kamatayan at ang kanyang mga kasamang anghel, sila ay kukuha sa kaluluwa ng tao na mamamatay na at hindi sila nagpapabaya sa kanilang trabaho. Merong ilang mga hadith na babanggitin pa natin inshallah na tumutukoy sa ibang mga detalye. At sinabi sa isa pang hadith, fayas'aduna biha, na yakit daw ng mga anghel ang kaluluwa na ito ng mabuting tao na namatay o mananampalataya. Falayamurruna biha ala malaim minal malaikati illa qalu ma hadha ruhu tayyib fayaqulun fulanun ibnu fulan. So yung mananampalataya na kaluluwa, kapag iniakit na ito sa langit, bahagi lang ito ng kanyang paglalakbay. At wala nang iba pang mga detalye ang tinukoy, ano pa ang gagawin ng kaluluwa doon sa langit. Basta tinukoy ito na bago mapunta sa barzakh at doon sa libingan, tatanungin ang patay ni Namunkar at Nakir. So itong nangyari na ito na pag-akit sa langit, immediately pagmatay, yakit sa langit at pagkatapos nito ay saka mangyayari yung pagtatanong sa libingan at pagkatapos ito mangyayari na yung mga iba pang kaganapan sa libingan na matatalakay din natin, inshallah. Pero ang karagdagang detalye na ito na tinukoy sa hadith, actually bahagi ito ng mahabang hadith na iniulat ni Al-Bara bin Azib tungkol sa pag-akit ng kaluluwa. Hindi na natin binasa ibang parte kasi katulad lang ito nung nauna nating natalakay. Pero dito merong naidagdag na detalye. Magtatanong ang mga anghel, sino yan? Sino ang kaluluwa na daladala ninyo? At sasabihin ng mga anghel, ito ay si Pulan na anak ni Pulano. So, limbawa, ito si Libay, anak ni Harold. So, sasabihin, ipapakilala ng mga anghel ang tao na ito at ipapakilala din siya bi ahsani asma'ihi allati kana yusammunahu biha fid dunya.
at babanggitin din ng mga anghel ang magagandang mga pangalan niya na ipinangalan sa kanya ng mga tao nung siya ay nabubuhay pa. So balik tayo kay Levi, halimbawa, si Levi, yung kaluluwa niya iakit sa langit. Sino yan? Sabihin nila si Levi, anak ni Harold. Tinatawag din siya sa dunya bilang Kuya Gwapo. Yun yung talagang babanggitin. Babanggitin yung magagandang pangalan. Kasi nga dito, ano yung sinabi doon sa naunang hadith na pinag-aralan natin last week? Na ang mga malaika daw ay yusalluna ala ruhit tayyib. Sila raw ay nagpupugay, nananalangin ng biyaya at nagpupuri doon sa kaluluwa ng mabuting tao o kaluluwa ng mananampalataya. So dito pala, so karagdagang detalye ito na kikilalanin ng mga anghel ang karangalan ng tao na ito sa lupa, siyempre karangalan na may kinalaman sa kanyang pagiging mabuting mananampalataya. Hatta yan tahu ilasamaid dunya, fayastaftihuna lahu. Hanggang sa marating daw nila ang langit ng dunya, ibig sabihin ito ni langit na visible sa atin, at sila ay hihiling na pagbuksan ito para sa kanila. Fayuftahu lahum, at ito ay bubuksan para sa kanila. Fayashi'uhu min kulli samain mukarribuha, at ang bawat anghel at sa bawat mga langit daw na madadaanan nila, ang mga anghel na malalapit kay Allah ay sasama sa kanya sa pag-akyat niya hanggang sa susunod na langit, ilas sama illati taliha, hanggang sa susunod na langit, iba't ibang mga layer ng langit, hatta yantahi bihi ilas sama isabi'a, hanggang sa makarating sila doon sa ikapitong langit. So ibig sabihin, dadami ng dadami yung mga anghel na sasama sa kanya bilang isang uri ng pagpaparangal sa kanya. Fayaqulullahu azza wa jalla uktubu kitaba abdi fi illiyin. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, isulat ninyo o ilagay ninyo ang talaan ng aking alipin na ito sa illiyin. Ang illiyin, ito yung listahan ng mabubuting mga gawain. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa suratul mutaffifin, وَمَا أَدَرَاكَ مَا إِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْكُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang illiyun? Ito ang illiyun ay talaan ng mabubuting mga gawain. At ito ay sinasaksihan ng mga malalapit kay Allah. At ano itong tinutukoy na malalapit kay Allah? Yung mga anghel na malapit sa kanya. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, at itatala nga ang kanyang mga gawain sa illiyin. Thumma yuqalu aiduhu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. At pagkatapos ay sasabihin sa kanila, ibalik ninyo ang kaluluwa na ito sa lupa dahil ako ay lumikha sa kanila mula rito, at mula rito ay bubuhayin ko silang muli. At mula rito ay ibabalik muna pala. At mula rito ay ibabalik ko sila, at mula rito ay bubuhayin ko silang muli. Ibig sabihin, sinabi ni Allah, nilikha niya ang mga tao mula sa lupa, at dito ay ibabalik sila ni Allah kapag namatay na sila, dito sila ililibing, at mula rito ay ilalabas sila ni Allah sa iba pang pagkakataon, na ibig sabihin dito yung pagbuhay muli sa mga tao para sa araw ng paghuhukom. At sa kabaligtaran naman, siyempre, muli yung masamang Muslim at yung kafir. At bakit natin sinasabi na magiging ganito rin ang trato sa tao na kahit Muslim siya pero makasalanan? Ito ay sa kadahilanan na
ang buong kabilang buhay para sa isang Muslim na makasalanan na hindi siya nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kasamaan na ginawa niya, ang buong kabilang buhay niya ay puro parusa. Puro parusa mula sa kanyang kamatayan na magiging mahirap ang kanyang kamatayan, Sul Khatima, hanggang dito sa pag-akit niya sa langit na hindi magiging maganda ang pagtanggap sa kanya, hanggang sa pagbaba niya doon sa libingan. Maaring masasagot niya ang tanong ni Munkar at Nakir. Kasi Muslim naman siya. Maaring masasagot niya na madino ka, anong relihiyon mo, manrabbo ka, sino ang Panginoon mo, mannabiyo ka, sino ang propeta mo. Maaring masagot niya ang mga yon. Pero maaring magdurusa pa rin siya doon sa libingan dahil doon sa libingan ay pagbubuksan ng mga lagusan o mga bintana mula sa impyerno para sa kanya. Ibig sabihin, doon pa lang ay maaring nagdudusa na siya. At maaring depende ito sa kasalanan na nagagawa ng tao. Maaring doon pa lang sa kanyang Su'ul Khatima ay naging sapat na yon na kabayaran sa kanyang mga kasalanang hindi na ihingi ng tawad kay Allah. Intindihan nyo? O maaring sobrang sama niya na kailangan pa niyang maparusahan doon sa libingan. O maaring napakasama talaga niya na kailangan pa niyang maparusahan muli sa araw ng paghuhukom, at maaring napakasama talaga niya na kailangan pa niyang pumasok sa impyerno para pagdusahan ng kanyang mga kasalanan. Pero yun nga, bandang huli, dahil hindi siya nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, maaring aalisin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala matapos na manatili siya sa impyerno ng ilang panahon. Pero syempre, hindi nga tayo pwedeng magbabaka sakali. Naisipin natin, marami na tayong mabuting gawa, kaya gagawa naman tayo ng kasalanan, o kaya iniisip natin na sandali lang tayo sa impyerno, hindi ganoon. Dapat ang mananampalataya ay palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagtotawba, dahil maaring mamamatay siya sa panahon nakatatapos niya lang gumawa ng isang malaking kasalanan at hindi siya nakahingi ng tawad kay Allah. Paano halimbawa namatay ka na ikaw ay umiinom ng alak? Paano halimbawa namatay ka na ikaw ay nakikiapid? Malalaking kasalanan yun. Yun ngang hadith na kung naalala ninyo, di ba? Yung hadith tungkol dun sa dalawang tao na nadaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung kanilang mga libingan at pinaparusahan daw sila dahil sa maliit na kasalanan. At ano yung maliit na kasalanan na yun? Yung isa, hindi nag-iingat sa kanyang pag-ihi, at yung isa, chismoso. So hindi yun kasing laki ng kasalanan na katulad ng nangangalunya o pumapatay o nagnanakaw ng malaking halaga. Pero napaparusahan pa rin sila sa libingan. Paano pa kaya yung tao na mapang-api, haring Muslim na mapang-api bilang halimbawa, o kaya terorista na maraming napatay, magiging mahirap ang kabilang buhay para sa kanya kahit hindi pa siya nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dun nga sa makasalanang Muslim na ito at gayon din sa kafir, so mangyayari sa kanya, dadalhin din siya doon sa kung saan man dumaan yung anghel na mabuti na tinukoy natin kanina. Fayal anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ard. Pero mumurahin daw siya, isusumpa daw siya ng bawat anghel na madaanan niya sa pagitan ng langit at ng lupa. Pati mga anghel, galit sa kanya. Wa kullu malakin fis sama, at lalong-lalo na yung mga anghel doon sa langit. Wa tuglaku abwabas sama, sasara sa kanya ang pinto ng paraiso, isasara sa kanya ang pinto ng langit. Laysa min ahli babin illa wa hum yad'una Allaha alla ta'ruju ruhahu min kibalihim. Walang sino man daw na anghel na nagbabantay sa alinman sa mga pinto ng langit. Ilan yung layer ng langit kanina tinukoy? Pito. So lahat ng bantay na yun sa pitong langit na yun, lahat ay hihiling kay Allah na huwag padaanin sa kanila ang kaluluwa na ito na masama. Ayaw nila na dadaan man lang sa kanila
yung anghel na ito na yung kaluluwa na ito na masama. Ayaw nila nadadaan sa kanilang kaluluwa na ito na masama. At itong kaluluwa na ito na masama, may karagdagang detalye dito. Di ba kanina, yung kaluluwa na mabuti, pagkuha daw ng anghel ng kamatayan, ipapasa ito doon sa anghel ng habag. Pero merong nababanggit dito na fayakuduhu faida akadaha lam yaduuha fi yadihi tarfata aynin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Kapag hinawakan na raw ito, ay hindi raw ito bibitawan ng anghel hanggang sa ilagay daw ang kaluluwa na ito sa maso, sa sako. Ilalagay daw siya sa sako. At maring ito rin yung tinutukoy na pambalot na galing sa impyerno. At sabi dito ni Sheikh, ang anghel na ito na tinutukoy na hindi bibitaw sa kanya ng kahit isap mata, ibig sabihin, hahawakan talaga siya at hindi siya bibitawan ang malakalmot mismo. Ibig sabihin, hindi siya pababayaan ng malakalmot, hahawakan siya. Ibig sabihin, nasa masamang kalagayan talaga siya. Ang kanyang kaluluwa rin ay nasa masamang kalagayan. Wayakruju minha kaantunna rihu jifa. Sigarugtong nito. Wajadat ala wajhil ard. At maamoy daw sa kanya ang pinakamasamang amoy na matatagpuan sa lupa. At ano ba ang pinakamasamang amoy na matatagpuan sa lupa? Ito yung amoy ng nabubulok na bagay na may buhay. Nabubulok na hayop, nabubulok na tao. So yun yung magiging amoy niya. Fayas'aduna biha, fala yamurruna biha ala mala'im minal mala'ikati illa qalu ma hadha ar-ruhul khabith. At walang sino man na madadaanan nila. So yung mga anghel, ayaw nila nadadaan sa kanila yung kaluluwa ng masamang tao, pero dadaan pa rin yun sa kanila. Kaya sila ay magtatanungan, sino itong masamang kaluluwa na ito? Ma hadha ar-ruhul khabith? Fayaquluna fulan ibn fulan. At sasagot uli yung mga anghel, ang kaluluwa na ito ay si Pulano na anak ni Pulano. So babanggitin muli yung pangalan niya at yung pangalan ng tatay niya. So kita ninyo yung kahihiyan. At yun din babanggitin, biakbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. At babanggitin ang pinakapangit niyang mga pangalan na ipinangalan sa kanya nung siya ay nabubuhay pa. Pinakapangit. Bawa, kilala siya sa lugar niya na Mandurugas, kilala siya sa lugar niya bilang Lasenggero, kilala siya sa lugar nila bilang Peste, o ano paman, yan yung itatawag din sa kanya ng mga anghel. Hatta yantahi bihi ilas sama'i dunya, fayustaftahu lahu, fala yuftah lahu. Hanggang sa makarating daw sila doon sa langit ng mundo at tihiling ang mga anghel na pagbuksan sila pero hindi sila pagbubuksan. So yun nga, dadaan pa rin sila doon sa kabila ng hiling ng mga anghel, pero yun nga, ultimately, hindi pala talaga sila pagbubuksan. Thumma kara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang aya, La tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Hindi raw pagbubuksan para sa kanila ang mga pinto ng langit at hindi sila papasok sa paraiso hanggang sa makalusot ang kamelyo sa mata ng sinulid, sa mata ng karayom. Hindi raw sila makakapasok sa paraiso hanggang sa makapasok ang kamelyo sa mata ng sinulid. So ibig sabihin, ito ay pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na imposible na sila ay papasok sa paraiso. Kasi imposible yung makakapasok ang kamelyo
sa mata ng karayom. So ito yung kanilang magiging kalagayan doon. At ganyan din sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqulu Allahu azza wa jalla, uktubu kitabahu fi sijjin, isulat ninyo ang kanyang talaan ng mga gawa sa sijjin. At ang sijjin, kabaligtaran ito ng illiyun. Ang illiyun, listahan ng mabubuti. Ang sijjin, listahan ng masasama. At ang kanyang listahan na ito, na sijjin, so ito rin ay itatala, sinabi, fil ardi sufla. Itatala ito doon sa pinakamababang lupa. Thumma yakulu, aidu abdi ilal ardi fa inni waadtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha uiduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ibalik ninyong alipin na ito sa lupa dahil ipinangako ko sa kanila na dahil dito ko sila nilikha, dito ko rin sila ibabalik at dito ko rin sila bubuhayin muli sa iba pang pagkakataon. Fatutrahruhahu minas sama. At ang kanyang kaluluwa ay ihagis daw. Fatutrahruhahu minas sama. Ihagis, itatapon pababa sa lupa. Tutrahu tarhan. Itatapon ito ng matinding pagtapon. Hatta takau fi jasadi, hanggang sa mapunta ito sa katawan nito. At binasa muli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isa pang ayah, thumma qaraa wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama fataktafahu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Sino man daw ang magtambal kay Allah, siya raw ay katulad ng isang nahulog sa langit at ang mga ibon ay dadagit sa kanya, o kaya ang hangin ay tatangayin siya patungo sa malayong lugar. So tinutukoy para rito ay ang pagbagsak ng kaluluwa ng makasalanan o ng kafir mula sa langit, dahil ito ay hindi tinanggap doon sa langit. Fatuadu ruhuhu ila jasadi, at babalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At ito yung mga kaganapan nga doon sa matapos na kunin yung kaluluwa ng tao. So meron pa yung isang hadith dito, pero tingnan lang natin kung alin dito yung hindi pa natin natalakay. At ito ay hadith na iniulat ni Ibn Majah. Okay. So ito yung part na unique dito sa hadith na ito. Faida kana ar-rajulu as-su, faida kana ar-rajulu as-su, qala ukhruji ayyatuhan nafsul khabitha. At kapag daw ang kaluluwa ay makasalanan, sasabihin ng anghel ng kamatayan at ang malaikatul adab, lumabas ka mula sa iyong katawan, ikaw na kaluluwang masama. Kanat fil jasadil khabith. Lumabas ka, ikaw na kaluluwang masama mula sa katawan na masama. Ukhruji dhamima. Lumabas ka na ikaw ay sisisihin sa iyong mga kasalanan. Waabshiri bihamimi wagasak. At tanggapin mo ang magandang balita. Hindi magandang balita ito. At tanggapin mo ang balita na ikaw ay paiinumin ng hamim, yung gumukulong tubig, at yung gasak, yung nana ng sugat. Alam niyo yung nana, yung kapag yung sugat na infection, nagkakaroon ito ng nana. Waakiru mansyakalahu azwaj, at iba pang mga parusa na katulad dito. Fala yazalu yuqalu laha dhalika hatta takhruj, at sasabihin ito sa kanya, sa kaluluwa na ito, hanggang sa ito ay lumabas.
Na makikita nga natin dito, isa ito sa mga kaganapan doon sa masamang tao o kafir na mamamatay, kaya magiging mahirap para sa isang kafir ang mamatay. Magiging mahirap para sa kanyang-kanyang kamatayan. Pero siyempre, katulad nga binanggit natin nung nakaraan, hindi porke nakangiti ang bangkay ay naging madali para sa kanya ang kamatayan. At hindi porke nangingitim ang mukha ng bangkay o nakasimangot ay naging mahirap para sa kanya ang kamatayan. Walang kinalaman ang mga bagay na ito. Kaya, sabihan nila yung kapag merong namamatay na Muslim, sinishare yung mga mukha nila na sila raw ay nakasmile o ano paman, lalo na mga ngaral ng Islam, lalo na sikat, hindi ito batayan. Na sila nga ay namatay sa Husnul Khatima. Naghahangad tayo na sila nga ay namatay sa Husnul Khatima, pero hindi natin maaring gawing dalil o batayan ang itsura ninuman o ng sinumang bangkay sa kanyang magiging kahihinatnan sa kabilang buhay. Kaya ang pinakamainam na gagawin ng tao para sa isang namatay na kapwa niya mananampalataya, ang patuloy na manalangin ng kapatawaran ni Allah para sa kanya. Walang saysay yung pagpapalit mo ng profile picture, lalagay mo profile picture, mukha niya. O magpo-profile picture ka, kandila. O magpapaprint ka ng tarpaulin. Si ganito, Ustad, rahimahullah, we love you. Your legacy will live forever. Hindi, walang saysay lahat ng yun. Ang kailangan niya, panalangin na patawarin siya ni Allah at kahabagan at papasukin siya sa paraiso. Walang saysay yung pinagagawa ng mga tao sa panahon natin ngayon. Puro impluensya ng kuffar yung pinaggagawa nila. At yun nga, paulit-ulit na sasabihin yun sa tao na yun hanggang sa lumabas ang kanyang kaluluwa. Siyempre, kasabay nun yung pagpalo sa kanya, paghampas sa kanya, pagpaparusa sa kanya. At kapag lumabas na yung kaluluwa, ito ay dadalhin na nga nila sa langit at mauulit na yung mga binanggit natin kanina na hindi ito pagbubuksan sa langit at tatawagin ang kaluluwa ito na ito ng hindi magagandang mga pangalan na naging pangalan niya dito sa mundo. So, napaka sama na pagbabalik ng isang masamang kaluluwa sa kanyang Panginoon. Kaya dapat bilang mananampalataya ay sikapin natin na manatili tayo sa kabutihan hanggang makakaya natin, inshallah. At hindi nga dito nagtatapos ang kanyang paglalakbay. So kapag binalik yung kaluluwa doon sa katawan, tatanungin siya ni Munkar at Nakir at mayroon pang ibang mangyayari katulad ng tinatawag na mga parusa sa libingan at yan ang tatalakayin natin sa susunod, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.